Welcome back to my channel, Magbubu Kids Abroad. Today guys, ipakikita ko lang sa inyo sa video na ito ang panganganak ng aming alaga ni si Kaori, bali second party niya. Sa paglabas ng ating unang biig, kailangang ito ay makadede agad upang makuha niya ang colostrum at tumabas na rin ang natural oxytocin ng ating alagang inahin. Sa ganun, ito ay makakatulong upang magpadali ang paglabas sa susunod na biig. Sa paglabas ng biig, hindi agad kami nagpuputo ng ngipin para hindi agad masaktan ang biig o piglets para sila ay makadede ng maayos sa kanilang inahin at makuha nga ang tinatawag na colostrum. Nagpuputol kami ng ngipin, ito ay sa ikatlong araw na kasabay ng pagtuturok ng iron para isa lang stress sa ating mga alaga. Ito ay natutunan ko kay Dr. Rob Chua. Pagkakataong ito, siyam ang naging anak ni Kaori. Pero sa di inaasahan, apat lang ang buhay, lima ang mummified. Mummified o ang tinatawag na stillbirth. Ang mummified o stillbirth ay yung mga biyek o piglets na namatay na lumabas sa kanilang inahin. Ano ba ang rason bakit nagkakaroon ng mummified o stillbirth? Isa sa mga dahilan ay maaaring sa pagkain. Ito ay maaaring amagi na, matagal na o hindi na press. O kaya ay nakakakuha sila o nakakakain ng pagkain na may ihi o dumi ng daga. Isa yan sa mga dahilan na nagkakaroon ng mummified o stillbirth. Isa ito sa mga problema na kinakaharap ng hog farming. Kaya panatilihin nating malinis ang kapaligiran ng ating kulungan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pagsama nyo sa video kong ito. Happy farming mga koing-koing! Thank you for watching!